Hello, hello! Magandang hapon! Ayan, ready for day off na. Papunta po tayo ngayon sa Takana, sa may istasyon ng mga bus. Ayan, dito po tayo dadaan. Una, paakyat, pakaliwa. Ayun, bali, andito po tayo ngayon sa Kiryat Tivon. Ganito po ang buhay ng mga caregiver dito sa Israel. After ng trabaho, ayun, paminsan-minsan may day off din kami. Ayan, mag-aabang po tayo ng autobus papunta po ng Haifa. Minsan, nakakalungkot din, lalo kapag magde-day off ka. Minsan sa day off mo, minsan parang gusto mong umuwi sa sarili mong tahanan. Gusto mong umuwi sa sarili mong pamilya para makasama sila. Pero alam nyo yon, yung sakripisyo ng isang manggagawa or OFW na nasa abroad is talagang matinding pagtitiis para sa pamilya, para maabot lamang yung pangarap. Ayan, nakaupo na. Ayan, bali yung mga nakikita nyo po sa harapan, ayan po ay mga OFW katulad po natin, mga manggagawa po dito sa Israel. Bababa na po tayo. Ayan, una, pupunta muna ako sa apartment para i-meet po yung asawa ko. Wow! At maya-maya ay bababa din agad at a-attend po ng church service. I-meet po muna natin ang ating mga kaibigan. At syempre, makikinig din po tayo ng mga salita ng Diyos para may pagkain din po tayo spiritual, para sa ating araw-araw na pamumuhay, para malayo po sa anumang tukso ng kaaway. At tunay na talagang napakasarap magpuri at umawit sa ating Panginoon. O Diyos, iyong ipahayag na ako ay walang sala, pagkat ako ay matuwid at sa iyo'y umaasa. Verse 2. Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin. Hatulan mo ang iniisip at ang aking hangarin. Pag-ibig mo walang mali o ang kasama at kaakbay. Mensahe ng ating Diyos sa gabi nito. Tayo'y manalangin muna, mga kapatid. Samahan niyo po ako. O Diyos Ama, pinupuri ka namin. At ngayon naman, atin pong tignan at libutin ang ganda ng Haifa tuwing Pasko. Makikita nyo po ang napakaganda at napakaliwanag na mga ilaw dito po sa Haifa. Ngayon, titignan po natin ang dalawang nagagandahang simbahan ng Katoliko dito po sa Haifa. Dito po sa malapit sa Bahay Garden. Yan, kung nakikita nyo po, grabe, napaka-elegante. Wow! At mamaya po, pupunta rin po tayo sa isang church para makita din po yung ilaw na napakaganda. At makikita rin po natin doon yung paglalarawan sa pagkapanganak ng ating Panginoong Hesukristo. At lagi po nating tatandaan, ang star ng Pasko ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan, dito naman po tayo sa kabilang church. Wow, napakaganda! Cross na ito ay pagre-representa lamang sa pagkamatay ng ating Panginoon na siyang nagligtas sa atin sa kamatayan at para sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. Ayan, napakaganda. Ito po ay isang paglalarawan po lamang sa pagkapanganak ng ating Panginoon. Ngayon naman, atin pong libutin ang napakagandang ilaw dito po sa Haifa, dito po sa may papuntang Bahay Garden tuwing Pasko. Napakasarap maglakad at maglibot dito tuwing gabi, lalo na kapag kasama mo yung mahal mo. At ayun nga po, muli kasama ko po ang aking asawa sa aking paglalakad. At para naman sa mga wala pang kapartner sa buhay, ay be patient lang po, huwag po kayong magmadali.
At ipag-pray nyo lang po sa Panginoon at yan po ay ibibigay niya sa tamang oras at sa tamang panahon. At muli mga kaibigan, kapatid, kapamilya, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po ay suportahan nyo po ang aking mga videos at para magpatuloy pa po yung aking paggawa ng mga video. Sa Diyos po ang papuri.